guys, welcome back. Ako po ito si Ray. Tara na. Let's go for another bike trip. Sa ngayon, dinodouble check ko na yung bike ko. And it's all cleared. Lahat ng bike na to, all in good condition, including this one. Na kahit maliit siya, pero palaban. Kasi yung palaban nito. Sa ngayon, balak kong pumunta sa isang lugar na tinatawag nilang Aganan Basin, o yung lugar kung saan dinadaanan ng Aganan River. Balak kong puntahan yung lugar kung saan ako madalas mag-meditate noon. At since Alimudyan yung pupuntahan ko, magdadala ako ng mga goldfish, respectedly guppies. Lalagay ko sa plastic na ito at papakawalan dahil ako po ay isang naturist. Since alam niyo naman mga naturist, mahilig sa nature, what we receive in nature, that is what we need to pay for the nature itself. Kung nagtapong ka ng basura sa inang kalikasan, babalik sa iyo maraming basura. This is a belief actually that I learned way back 6 years ago in one of my small group of friends. Noon nagtataka ako, bakit nila ginagawa to? Pero nung nag-deepen yung understanding ko sa naturism, naliwanagan ako na ito pala ay part ng cycle of life. Kaya yung mga isda na yon, ayun sila, papakawalan ko yan. Kasama na itong mga pulang kuhol. Ayan o. Ayan sila. Papakawalan ko yan lahat. Pero hindi naman lahat kasi mag-iwan ako para sa sunod na lugar na pupuntahan ko, may matitira pa. At saka shout out nga pala ito sa kanya o. Ayan. Kita niyo? Kita niyo siya, ayan o. Dito siya o. Yung alaga kong pagong na natutulog. Oo nga pala. Shout out pala sa group na to. At sa mga taong ito. Ito pa. Oo nga pala. Shout out pala sa group na to. At sa mga taong ito. Yan po, Spinta Iloilo. Shout out sa lahat na nag-like, nag-comment, at nag-request na i-shout out ko sila. Since marami sila, baka aabutin ako ng 3 oras. So wala akong choice, kundi i-post na lang yung kanilang mga names. Shout out din pala sa mga to. Kay Pedalanga, see you on the road. Pedalanga, sana magkasama tayo. By the way, first things first. Before you go to a ride, especially sa ganito na malakas yung hangin, always check yourself. Kasi ako sakitin ako eh. Wala akong gallbladder at saka madalas ako sumasakit yung kalamnan ko. So before I go out for a ride, I make sure na all in good condition yung katawan ko. Kasi pag hindi, disasterific naman yung kalabasan ko at ayaw na ayaw kong mangyari yun. So as per advice to all bikers here in Iloilo and to the entire Philippines, always check yourself, your bike, and your mindset. Kasi pag magulo yung isip mo, at padyak ka ng padyak, baka mawalan ka ng focus, lagot, kawawa yung masasagasaan mong bulldozer. Ayan po yung mga alaga kong isda. Ayan sila o. Ano yung mic eh? Medyo malabo at saka may marumi kasi marumi talaga yung mga fish pan ko dito. Pero wag kayong magdadalat. Hindi ko tatapon tong dumi kasi fertilizer to eh. At saka mailap yung mga isda sa likod. Gusto ko sana marami-rami yung madala ko. Kaso lang, ayun, hindi sila mahuli-huli eh. Kasi natatago sa mga lumot. By the way, kaya ako nag-aalaga ng mga isda na to. Kasi dati kasi marami akong alagang Red Oscar dito. Kaya lang, namatay sa lahat dahil sa pabago-bagong temperatura. Kaya ito yung naiwan.
Papakawalan ko sila. Ayan po sila. Ito po yung mga alaga kong isda. Ayan po, tingnan niya. Mga crossbreed na ga-aficion. Ito yung tawag nilang chops. Inagyan ko po ng lumot yung loob ng plastic para makahinga sila. By the way, yung lumot na yan, tawag yan ay kabomba. Ito yun o. Ayan. Kabomba, pero hindi yan masabog. Hindi po yan totoong bomba. Kabomba lang po pangalan niya. Diyan ko nilalagay yung mga lumot na to. Kasama yung ibang isda ko dito na mga balloon mollies na ninja yung variety at saka mga lattice. Dito ko tayo nilalagay. Pero dati doon sa kabila. Dito nga lang, problema ko. Ayan o. Yan. Ito yun. Matakaw na pagong. Maliit pero... Ayan o. Alos maubos yung lumot ko. Mamaya-maya konti, aalis na po ako. Pupunta na ako po doon sa Alyusan area para pakawalan ko dito. Actually, yung target ko sana is yung San Miguel Dam. Kaso lang, malakas yung agos ng dam. So, sa alip na doon ko ipapakawalan, what if kung doon na lang kaya sa Sibalom River sa Leon. I think mas mabuti siguro na doon na lang sa Sibalom River para dediretso yung daan papunta ng Parara Camog Road. Bago po ako aalis sa bahay, sila ko na isikir yung mga isda. Yung sambil ko sila mag-isa yung seasonal at saka ito yung isda, isnout at mga dalawang klaseng lens para sa photography. Gusto akong subukan itong mga lens na ito sa cellphone na ito. Anyway, before pala ako umaalis ng bahay, I will make sure na mayroon akong laging dalang gamot. Ito, kukuha ko ng dalawang paracetamol dito. Dalawang paracetamol, nalagay ko yun dito. Kasi dito sa bag ko, mayroon akong, aside sa tools na nasa bike, mayroon akong charger, tissue paper, at saka band-aid. I think magdadala pa ata ako ng betadine. Pero, sige, hanapin ko sa ano yun. Kasi wala nang natira. Okay lang, bibili na ako mamaya. Mahalaga kasi ito, kapag wala kang first aid kit, pag nagkasakit sa daan, lagot ka. San Miguel. We are now 15 kilometers from Iloilo City. Kilometers from Iloilo City. Andito po tayo ngayon sa bayan ng San Miguel Iloilo. Yun yung munisipyo at yun yung simbahan. Tali yung simbahan na yan, pang-apat na version na yan. Isa yan dati sa pinaka-antigong simbahan. Noong una, gawa yan sa kawayan. Pangalawa, ginawa nilang stone church. Kaya lang, nang dahil sa lindol, sinira yan. At sa kawala ng Santa Marista kasi ninakaw na yung mga bato. Yung iba, kinuha ng mga hapon, dinaga doon sa bayan daw ng Piring. Yun ang sabi-sabi nila. Pero ito yung pang-apat na version. Mga 3 to 4 years ago, yung third version yan, na makaganda. Hindi na lang ang mga tao dito, nilagyan nila ng electrician. Parang pinaganda lang, upgrade kumbaga. At itong bayan talaga sa Miguel, ito yung dating bayan na kung saan, nahati sa tatlong bahagi. Kasi ito dati itong arabal ng Aton, yung bang patulong. Doon naman na side, part ng Tigawan. Ano lang, part ng Kapatuan. Mayroong portion dito na part ng Tigawan, doon banda ata sa Uton, kasi yung portion kasi ng Uton dati, hindi yan talaga sa kanila, hinahati-hati lang yan. Well, anyway, maganda yung lugar ito, maganda itong pag-i-pistahan, malamig yung simoy ng hangin dito. Ito naman po yung Chinks. Ang area na to sa likod ng munisipyo, ito yung tinatambayan ng mga bikers before umakyat ng Bukhari, Alimudyan, at kung ano-anong lugar. Dito sa madras, kaya nakita nyo, maras lang may bike rack. Dito sila tambay.
Kaya kung dito ka, dumayo ka dito sa Dilo, kung habit ka na bukari, dito ka muna sa daan. Masarap yung pagkain na dito. Guys, ito po yung Aganan River Dam. Ito yung isa sa pinakamatandang dam sa buong Pilipinas. Ito yan ah. Kung pakawala sana yung mga isda na dinala ko yan banda, yung problema yung dam nakabukas, kahit isang gate lang po to, pero aano din sila bandon yung side to kasi mababaw, so kapag yung mga kapis aano sa magos na yan, malaking pisal kasi yung mga kapis malabot yung katawan. Ito yung dam. Before, isa itong rubber dam. Na ibig sabihin, yung nakita mo yung parang mabang simento, dati goma yung ginagamit na para mag-inflate at deflate ng dam. Kaya lang yung problema yung rubber kasi madali siyang masira, kaya pinalitan na ng simento. Masaka yung gate, ito lang yung dalawang gate nito. Dalawa lang siya, pero minsan, sabay yan nagbubukas. Hindi lang kasi itong ilog nga sa Aganan River. Na yung tubig dito doon sa mga bundok na nakikita niya sa likod, ayun o, doon niya nagbumula. Isa itong Killer River. Ibig sabihin, kapag umulan doon sa bundok, yung agos ng tubig dito mabilis at saka napakalakas. Ito yung isa sa mga ilog dati na nagiging sanhi ng pagbaha sa buong Iloilo City, kasi ang ilog na to ay nagtatapos doon sa bayan ng Pavia. Nagdudugtong siya sa Tigom River at nagiging Haro River. Yung Haro River, palikulikong ano yun eh, palikulikong yung ilog. Kaya nung wala pang floodway sa Iloilo City, kapag umapaw yung Aganan River at sinabayan pa ng Tigom River, siguradong baha ang aabutin ng buong Iloilo City. Sa ngayon, hindi na binabaha kasi nilagyan na ng floodway sa bandang side ng Haro. Ang sarap sa pakiramdam na nandito kasi malamig yung hangin, napakalamig. Ito naman po yung picnic area ng dam. Sinadyang gawin yung park na to kasi marami yung mga taga San Miguel ang pupunta dito para mag-picnic. May playground kasi ito eh. Ayan o. At saka yung mga bata minsan bumababa sa dito sa ilog, pumupunta doon sa may hanging bridge kasi may hanging bridge dito eh. Ayan o. Ayan. Hindi man to kilala masyadong tourist spot, pero dito free. Free yung pagpipiknik. At saka malinis ito. Yung mga bahay na nakita nyo doon, minimintay nila na malinis yung ilog. Madalas pumupunta yung mga biker dito kasi dito, maraming lugar na kung saan ka pwede magpapicture. Huwag na huwag ka nga lang bababa dyan sa may dam. Kasi pag nahuli ka, lagot ka. Lagot na lagot. May nagpantay kasi dito eh. Puntahan naman natin yung mga gates ng dam. Ayan po, ito yon. Mechanical operated po yung dam nito. Ayan, yan yung mga gates. Kapag inikot yan, bubukas yung irrigation. May mga gate kasi dito eh, na kumukunan, nagkukontrol sa pagdaloy ng tubig ng irigasyon na to. Ito naman, hindi ito ilog. Isa itong irigasyon. Nagkukonekta ito sa apat na irigasyon network doon sa central part ng Oton. Yung iba, pumupunta ng Santa Barbara, nanahati naman sa side ng Santa Barbara at saka Pavia. Dalawa sa Santa Barbara at dalawa sa Pavia, sa Oton, naging dalawa din. Kapag nasira yung dam na to, kawawa yung mga magsasaka doon sa bayan ng Oton, Pavia at Santa Barbara. Iwan ko lang sa Pavia kasi yung Pavia may Tigom River sila eh. At saka yung part ng Pavia na dinadaanan ng ilog ng irrigation ko, mostly may mga subdivision eh. Pero yung Oton hanggang ngayon talagang nagdi-depend sa irrigation na to. Kahit na tuwing summer season, hindi po kung
kumukuha ng ang mga magsasaka ng patubig para sa mga produkto nilang pakwan. Habang tuwing tagulan, kumukuha sila ng tubig dito para sa mga palay at kung ano-ano pang gulay. Kasi yung ilog ng uton, actually meron siyang dalawang malaking ilog eh. Yung Iloilo River at saka yung isa pa, yung malapit sa Butong, yung Atabayan River. Yung dalawang ilog ngayon, maaalat yung tubig. Kaya hindi siya safe na gamitin para sa patubig sa mga palayan. Kaya kailangan nila mag-depend dito sa Agana River. Kasi ito, purely fresh water. Mountain water po ito eh. At saka, dati pwede itong inumin, pero sa ngayon hindi na pwede kasi marami ng bahay dun sa taas, sa side ng Alimudyan. So, kahit na paligo, hindi to maganda. Unless, kapag ito ay pinupurify, baka pwede pang safe. Kakaiba ito compare sa tubig ng Tigong River doon sa Maasin na pinuntahan ko dati kasama yung kaibigan ko na si Denden. Mas malinis yun. In fact, pwede yung inumin. Pero ito, wag na wag nyong inumin. Sa kulay pala na tubig, halata na. Inumin nyo to, sigurado. Lalanding kayo sa banyo at magkaroon kayo ng sakit na bathroom dance syndrome. Nakikita nyo kayo na ang marawak na bukit ng bayan ng San Miguel. Sa ibang puntok sa dulo, yun po yung bayan ng Alimudyan. At saka yung daan sa dulo, boundary po yan ng San Miguel at ng Uton. Isa po yung shortcut ng tatang sa Alimudyan. Yung mga puntok sa dulo na nakikita ninyo, yung mga tatang puntok na yun. Actually, part sa lang yun. Malaki ang bundok po yung nasa boundary ng hilo at sa kanti kasi yan ang tinatawag nilang Interpanay Mountain Range kung saan isa siya malaking shoreline. Yan po nilang kung bakit yung dating seabed umangat hanggang naging Panay Island. Mukha lang siyang mukha lang siyang simpleng bundok pero actually matatarik ang mga yan, mahirap akyatin. Pero huwag kayong magalala din karating araw na aakyat ako ulit sa mga bundok na yan. Promise, madaling ko kayo doon. Pagkatapos na po dumaan sa yun, yan yung isa sa pinaka mahirap na daan dito papuntang Leon. Kasalanan sa pagkakyat na ito. Wrong timing at yung pag-shift ko. Kaya yung crank ko, tumatang yung kadena. Bumagal yung takbo ko. Pero aside from that, sa ganitong sitwasyon, natong katarik yung ahon. Actually, hindi siya matarik. Matagal nga lang na ahon na to. Kapag ganito katagal yung ahon, wag na wag niyong purpursahin yung sarili nyo. Kasi, kapag kamersa kayo dito, madali talaga kayong mapapagod. Ako, kahit matagal na akong dumadaan dito, ito lang, may time na kapag ito yung daanan ko, napapagod pa rin ako. Medyo nangangalay yung paa ko dito eh. Pero okay lang yun kasi dito, mula dito papunta sa bayan ng Leon, may tatlong ahon dito na medyo matataas. Ito, konti pa to. Yung susunod na ahon, yung medyo masakit kasi yung gradient niya, hindi kasi yung liit nito. Mas matalik yun ng konti. Dito na po tayo ngayon sa Welcome to the Municipality of Leon. Mabundok po yung lugar na to. Pero huwag yung mga malapit lang sa mga boundaries ng tatlong bayan yung kapitolyo nito o yung municipal yung town's capital, which is yung poblasyon ng Leon. Kilala itong Leon as summer capital ng Iloilo. Kaya tayo na, puntahan natin. By the way, ngayon pala dito kukuha na po ng buwilo kasi malapit yung pangalawa at isa sa pinakakasumpa-sumpang ahon. Kita nyo sa dulo yung ahon sa dulo. Yan po, yung pangalawang kasumpa-sumpang ahon sa daan na to. Mas matarik po yan ng konti kasi pabaluktot yung daan. At saka matagal, yan, matagal na akyatan yan. Medyo may konting difference na ng gradient pero ito medyo konting matarik compared sa dinaanan ko kanina na medyo matagal na matarik. Yung isang matagal, nakakapagod. Pero ito, nakakapagod siya dahil matarik siya na. Matarik siya, pero konti lang yung distance compared sa nung una. Guys, pag ganito kaahon yung daan, wag na wag kayong
para tumiling mag slow pace. Huwag nyo kayong gumaya. Mga beginner, yung mga newbie, yung mga sakitin nyo kayo ko na may sakit sa puso, huwag na huwag nyo gayaan yung ginagawa ng iba. Kapag matalik at tingin nyo, hindi kaya ng lakas nyo. Just be in your pace. Slow pace lang. 12%. Pag pinersa yung sarili nyo, para na rin kayo ng suicide. Huwag yung gayaan. Iba yung kapasiti ng tuon nyo sa kapasiti ng tuon nila. Iba yung health status nyo at saka yung status ng health nila. Kaya, know your limits, know your strength. Be in your slow pace. Huwag kang sakitan, mabagal ka. Huwag kang bumilis. Malaga, umuwi kang ligtas. Dito na po tayo sa bungad ng Bayan ng Leon. Dito po yung daan pupunta sa dam. Marami ko na pagkawalan yung mga plaga kong isda. Ang tulay ng Leon. At yung may steel, yun yung bagong tulay. Nandito po tayo ngayon sa bungad ng ilog ng Sibalom. O kung yung tinatawag nilang Sibalom River. Isa ito sa pinaka-antigong ilog dito sa Panay Island kasi matagal na ito, millions of years na ito nandito. Hindi ka kaya ng ibang ilog dito na thousands of years pa lang na nabuo. Itong ilog na to, isa ito sa mga sinasabing fault line na ilog. Ayan po yung lugar. Yan yung bagong tulay. Gawa po siya sa steel na kinapalan ng simento. Pero ito yung duma. Dito ko papakawalan yung mga isda. Tapos, nandito na po tayo sa bungad ng dam. Yung dam ngayon, so far, hindi siya gumagana. Naka-close yung gate, kaya yung bike, dito muna yan. Tsaka yung helmet, lagay dito. Ito po yung ilog, ito po yung lumang tulay. Saan ko ilalagay yung isda? Ah, nandito. Pwede sa dito. O pwede rin doon sa dulo. Ayan. Mas safe kasi dito. Ayan, pakawalan ko sila. Or buhay pa silang lahat. Ayun ako. Pakawalan ko na sila ngayon. Kaya dito. Dito yung mas magandang spot. Ready? 1, 2. 1, 2, 3, yun. Yun na. Goodbye. Kapakawalan ko din sila. Ayan na po. Nandun po yung mga kuhol ko sa ibaba. Doon ko na sila tinapon. Dito po, bagay na bagay po sila rito. Kasi, ligtas yung lugar eh. Yung iba, inaabot na ang tubig. Ito yung pinakadabis na lugar kung saan ka dapat pakawalan kasi ilog ito. Ito yung paraan ko para ibalik sa inang kalikasan yung biyaya na natanggap ko kasi ako kahit na sabihin natin yes tawa ko ako yung pwede maging hari ng lahat pero deep inside tao lang ko ako. Kaya yung biyaya na nakukuha ko sa kalikasan, kailangan kong ibalik sa Mother Nature. Ayun, nakita ko yung iba, yung mga isdang pinakawalan ko. Nakita ko sila dito. Diyan po yung bike ko at diyan po yung tulay. Ito yung isa sa paboritong tambayan ko noon. Ito yung lugar kung saan tahimik. Malapit sa tubigan. Malaya, nakakagalaw lahat ng isda dito. Kasi itong ilog nito, sabihin natin ano siya, hindi siya clear, pero actually mountain water po ito. Isa siyang safe na ilog kung saan lahat pwedeng, lahat ng uri ng isda maaaring mabuhay as long na fresh water siya. Saka yung dam na yan, hindi yan masyadong nag-aagos. Mostly kung aagos yan, pa kunti-kunti lang. Habang yung tulay, hindi naman masyadong natapunan ng basura. Malinis po yung ilog na to. Dito ako madalas nag-gumagawa ng video. Dahil ito yung lugar na kung saan, kahit may highway sa tabi mo, hindi yan makaka-apekto sa paggawa mo ng video. Sa lugar na pupuntahan ko, I tell you, magandang lugar din yun. At yun yung part 2 ng video na gagawin ko. Hanggang sa muli, ako po si Ray.
gusto kong pasalamatan si Sis Vicky Campados sa mga food supplements na ibinigay niya sa na sponsored niya sa akin. Kasi binibigyan every time na may long ride ako, binibigyan niya ako ng mga food supplements na kailangan ko. Yun yung sekreto ko para lumakas kahit nasakitin ako, matagal ako. Salamat Sis Vicky sa sponsor, at salamat din sa mga nag-comment, nag-like at nag-subscribe ng YouTube channel ko. Thank you so much guys. Sa susunod na mga videos, yung part 2 nito, gagawin ko ng mas maganda, mas detailed, lahat ng information na makukuha ko sa mga lugar na pupuntahan ko. Hindi man ako kasing galing ng ibang biker dito sa Ililop, pero I love my own pace. I love chill ride, I love nature tripping. Hindi ko kailangan kumarira kasi sa biking, what your comfort zone is your advantage. Hanggang sa muli.